Pinag-aaralan ng kampo ni Manila Vice Mayor Isko Moreno na kasuhan ng mga pulis na umaresto sa kanila dahil umano sa ilegal na pagpapabingo. Hindi naman daw naniniwala si dating Pangulong Joseph Estrada na walang kinalaman si Manila Mayor Alfredo Lim sa pagkakaaresto sa kanila. May nusugong si Jam Sisante. Tinawag ni dating Pangulong Joseph Estrada na kasinungalingan ang pagtanggi ni Manila Mayor Alfredo Lim na siya ang nag-utos sa pag-aresto kay Vice Mayor Isko Moreno at sa limang konsehal noong Sabado. Aniya, bahagi ito ng dirty tricks ni Lim na katunggali niya sa pagka-alkalde ng lungsod ng Maynila sa darating na eleksyon. Eh, sabi ng mga pulis niya, utos ay itaas eh. Sino ba itaas? Eh, sa Maynila, sa pinakamataas. Napakasinungaling yun. Talagang dirty. Nagpulong si Era pat ang running mate niyang si Moreno sa bahay ng dating Pangulo sa San Juan kagabi. Ilang oras matapos pakawalan si Moreno at ang mga konsehal dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pinag-aaralan na daw nila ang pagsampa ng kaso laban sa mga pulis na umaresto kina Moreno lalo pat nasaktan sila Moreno ng mga ito. Giniit nilang hindi illegal gambling ang isinasagawang bingo nila Moreno nang sila'y arestuhin. At handa rin daw silang sagutin ang anumang ihaing reklamo ni Lim sa COMELEC. Ayon kay Moreno, nag-iingat din ang pamilya niya ngayon dahil sa death threats na natanggap ng kanyang asawa nitong mga nakaraang araw. Sabi daw sa banta, hindi na siya aabot ng Abril. Nang tanungin kung sino ang tingin niya nasa likod ng mga banta, ito ang sagot ni Moreno. Eh, sino ba yung administrasyon na lagi na lamang kapag ang isang suspect pa lamang habang dinadala sa City Hall, hindi na umaabot sa City Hall, nakaposas ng agaw daw ng baril. Kanino bang administrasyon niya? Kayo na ang humusga. Tinawag ni Moreno na diktadorya ang pamamalakad ni Lim sa Maynila. Ipinakita niya sa GMA News ang isang memorandum mula sa Manila Barangay Bureau na nasa ilalim ng Office of the Mayor na nagsasabing kailangan humingi ng permiso mula sa lokal na pamahalaan kung magsasarado ng kalsada para sa mga burol, birthday party at iba pang personal na okasyon. Ang daming nahihirap naming kababayan sa Maynila na hindi magkasya yung kabaong sa loob ng bahay nila. O inilalabas nila yung bangkay doon sa kalye. Ito, political lang to. O dahil pagdating ng kampanya, gusto nilang supilin yung anong mga sasabihin namin sa entablado. Si Erap, malinaw ang mensahe para sa kanyang katunggali. Gusto ko ang parating sa kanya na maging pareha siya at itong kampanya namin, it will be above board. Talagang walang mudslinging. Jam Sisante, GMA News.